Ngayon nga po ay live pa rin tayo dito sa may Libing Niyo ng Mga Bayani at kasabay po ng pagdiriwang ng National Heroes Day ay makakapanayam po natin ngayong araw, ngayong umaga, ang Senior History Researcher ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP na si Ginoong Francis Christopher Pasion. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po. Yes, sir. Maaari nyo bang ikwento, no? Balikan po natin yung kasaysayan. Kung paano po nagsimula yung celebration natin ng Araw ng Mga Bayani? Nung panahon pa po ng mga Amerikano noong 1921, una pong inilunsad ng National Heroes Day, kasabay po ng Bonifacio Day. And then eventually po nang nagpasa po ng batas noong 1932 na huling linggo ng Agosto po, kinokommemorate no ang National Heroes Day. At nag-continue po ito no hanggang sa panahon po na sinakop po tayo ng mga Hapon, no. At eventually po no hiwalay po yung celebration, may Bonifacio Day at kinokommemorate din po doon yung National Heroes Day at separate din po yung huling linggo ng Agosto po na National Heroes Day, no. And noong 1952 po, panahon na po ni Pangulong Elpidio Quirino, doon na po naging official na holiday po, no, na last Sunday of August po ang National Heroes Day. So ito po ay lalo pong napagtibay po noong 1987 po, no, sa ating pong administrative code na enforced pa po hanggang ngayon. At dahil po kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo yung ating pong dati pong tinatawag na holiday economics program, na nauurong po yung mga holiday po, no, sa huling Monday or Monday or Friday po ng linggo, naging official na po na huling Lunes po ng Agosto ang National Heroes Day. So sa pagdiriwang po natin na ng National Heroes Day, wala po tayong kinikilalang iisang bayani, no. Lahat po ng mga bayani sa mga nagdaang panahon po sa ating kasaysayan ay kinikilala po natin sa araw na ito. Okay, sir. Para sa taong ito, ano po ang magiging tema ng ating Araw ng Mga Bayani? Ang tema po natin sa taon pong ito ay kabayanihan tungo sa pagkakaisa at pag-unlad. Okay. 2 years ago, nagsimula po ang health crisis, ano? Dumanas po tayo ng pandemya at na sa mga nakalipas na 2 taon, nakita po natin mahigpit yung seguridad na ipinatutupad at merong health protocols na ipinatutupad. Ngayon pong medyo lumuluwag-luwag na yung ating mga health protocols. Ano po ba yung kaibahan na magiging celebration na ito? At ano po yung mga dapat na abangan ng ating mga kababayan para sa araw na ito? Siguro po, no, iba po sa nakaraang pong taon, no, mas maluwag na po ang ating pong celebration ngayon. At syempre po, no, ating pong kino-commemorate po ang National Heroes Day po dito po sa Libingan ng Mga Bayani sa harap po ng Tomb of the Unknown Soldier, no. Ito po yung pagkilala po sa mga bayani po natin kahit hindi po naitala ang kanilang pangalan sa kasaysayan o hindi po nahanap ang kanilang labi po, no, nung digmaan. Kinikilala po natin sila. Siguro po ano, no, ang pagkakaiba lamang po ngayon mas maluwag at ano po, libre po ang lahat po ng mga mamayan po na makisalo po sa amin, no, sa mga pinakamalalapit po na bantayog po sa inyong mga lugar. Maaari po kayo mag-alay ng bulaklak, no, kanya-kanya pong celebration po, no. Pero of course, no, hanggang ngayon po we practice po the IATF protocols po, no, na sinet po ng ating pamahalaan. Sa ano naman po, no, sa mga aktibidades naman po namin, bukas po, no, ipagdiriwang po natin Battle of San Juan del Monte. Ito po yung unang labanan po, no, nung himagsikan noong 1896, no. Ito po ay i-commemorate naman po sa pinaglabanan shrine po sa San Juan, San Juan City. At syempre po, no, marami po tayong naka-line up din po ng mga webinars po at antabayanan na lang po natin po sa mga social medias po ng social media accounts po ng Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas. Alam mo, sir, ang mga bayani natin napasan lang natin sa mga textbook o naituro na lang sa atin sa mga paaralan. Paano po ang ginagawa ng NHCP para maging interesado, lalong-lalo na yung mga kabataan, para kilalanin ang ating mga bayani at balikan yung kasaysayan? Marami pong programa ang NHCP po, no. Isa na po dito yung
pag-upload po namin ng mga documentaries at mga animated videos po sa amin pong YouTube channel. And syempre po, no, nung panahon po ng pandemya, lahat po tayo nakakulong sa bahay. Yung amin pong 27 history museums po sa buong kapuluan, lahat po sila ay naglabas po ng kanilang mga public programs po online, libreng webinars po, at syempre po libreng virtual tours, no, na maaari nyo pong puntahan kahit po nasa comfort po ng inyong mga bahay, no? And siguro po kahit po sa, kung meron man po kayong malapit na museo po namin, no, sa inyong lugar, maaari nyo pong puntahan, libre po ito, no, wala pong bayad. Bukas po kami, Tuesdays up to Sundays po ng 8 to 4 p.m. 8 a.m. to 4 p.m. Okay, maraming salamat po sir sa lahat ng impormasyon na ibinahagi nyo sa amin ngayong umaga. Na ating pong nakapanayam si Ginoong Francis Christopher Pasyon, ang Senior History Researcher ng NHCP. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay.